ஐசி எழுத்து விடு. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang movie na Maharaja. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaki na nagngangalang Maharaja. Siya ay may anak na babaeng nagngangalang Yoti at labis ang pagmamahal niya sa kanyang anak dahil dalawa na lang din sila sa buhay. Araw-araw ay halos paulit-ulit lamang ang kanilang routine. Si Maharaja ay papasok sa kanyang trabaho bilang barbero at si Yoti naman ay papasok sa eskwela. Ngunit isang malagim na kahapon pala ang kanilang nakaraan. Lumipat ang eksena sa ilang taong nakalipas, kung saan makikita si Maharaja na pumipili ng stuffed toys para sa kanyang anak. Dito ay makikitang buhay pa ang kanyang asawa. Ngunit sa araw na yon ay isang malaking truck ang nawala ng kontrol kung saan sumalpok ito sa kinaroroonan ng mag-ina ni Maharaja. Halos huminto ang mundo ni Maharaja nang masaksihan niya ang nangyari. Dahil sa aksidenteng ito ay namatay ang kanyang asawa at maswerteng nakaligtas naman ang kanyang anak na si Jyoti. Samantala, sa kanilang tahanan, makikita ang isang drum na basurahan na mayroong pangalang Lakshmi. Para sa kanilang dalawa ay hindi pangkaraniwan ang bagay na ito dahil itinuturing nila ito na parang isang tao, kung saan lagi nila itong nililinisan at dinadasalan. Sa paaralan, si Jyoti ay aktibo pagdating sa mga sports ngunit mahina ito pagdating sa kanyang pag-aaral, kaya't lagi siyang napapagalitan ang kanyang mga guro. Ngunit paborito naman siya ng kanyang PE teacher na si Asifa. Isang araw, ipinatawag ng punong guro si Maharaja kasama si Jyoti sa kanyang opisina at galit na galit nitong pinagsabihan si Jyoti dahil sa nakitang alak sa kanyang bag. Ngunit sinabi ni Maharaja na hindi kayang gawin ni Jyoti ang bagay na ibinibintang sa kanya. Dahil makulit at ayaw maniwala ng principal sa kanila ay gusto niya nang i-kick out sa school si Jyoti. Ilang sandali pa ay pumasok sa eksena si Asifa kasama ang isang batang lalaking estudyante na may kagagawa ng lahat at ipinakita nito ang cellphone bilang ebidensya na inosente nga si Jyoti. Matapos mapatunayan na wala ngang kasalanan si Jyoti, sinabi ni Maharaja sa mayabang na principal na humingi siya ng tawad kay Jyoti sa lahat ng mga sinabi niya dito kanina. Ngunit nagmatigas ang principal at ayaw humingi ng tawad. Sa halip ay ipinatawag nito ang mga security guard ng paaralan para kaladkarin si Maharaja palabas. Habang inilalabas naman siya ng mga ito ay kumapit siya sa isang bakal na poste at ayaw bumitaw habang paulit-ulit nitong sinasabi na humingi siya ng sorry sa anak niyang si Jyoti. Makikita na halos magiba na ang posteng kinakapitan nito kaya natakot ang principal at napilitan nitong humingi ng tawad kay Jyoti. Pagkatapos ay bumitaw na si Maharaja sa poste at umalis. Kayang gawin ni Maharaja ang lahat ng bagay para sa kanyang anak dahil siya ang buhay nito. Isang araw, si Jyoti ay mayroong kumpetisyong sasalihan sa kanilang paaralan kung saan ilang araw siyang mawawala para dito. Sa ibang eksena, matapos ang maghapong trabaho sa barbershop, umuwi na si Maharaja sa kanyang bahay. Ilang sandali pa ay makikita ang isang cobra na gumapang sa nakahandusay na katawan ni Maharaja sa sahig. Pagkatapos ay nagising ito nang may narinig na nabasag na bote sa paligid. Sa ibang eksena, makikita ang isang mayaman at mayabang na lalaki na dumating sa isang shop. Pagbaba nito sa kanyang sasakyan ay agad niyang hinanap ang kanyang naiwang salamin. Dahil walang makapagsabi kung nasaan ang salamin ay pinagsasapok at binugbog niya ang mga mekaniko doon. Pagkatapos ay dumating ang isa pang mekaniko na nagngangalang Donna, siya ang mekaniko na gumawa ng kanyang sasakyan, tinanong niya ito ngunit hindi niya rin alam kung nasaan ang salamin, kaya binugbog niya din ang lalaki. Kinagabihan, makikitang naghahappy-happy ang mayabang na lalaki sa bar, ilang sandali pa ay dumating si Donna at binasag niya ang salamin sa harapan ng lalaki, kaya't pinagtulungan naman siya ng mga ito. Ngunit malakas si Donna at nagawa niyang mapabagsak ang mga lalaking naroon. Sa kabilang banda, si Maharaja ay nagtungo sa police station upang i-report ang nangyaring krimen sa kanyang bahay, kung saan nawala ang kanilang pinakamamahal na si Lakshmi, ang drum na basurahan. Nakausap niya ang isa sa mga pulis na nagngangalang Sami, idinetalye niya dito ang bawat pangyayari mula umpisa, kung saan pag-uwi niya galing ng kanyang shop,
Bigla na lang siyang nakaramdam ng malakas na palo sa ulo at nakita ang tatlong kalalakihan na nakapasok sa kanyang bahay. Habang seryosong nakikinig sa kanya ang pulis na si Sammy, binanggit niya din na sa kanyang pagising, nawawala na si Lakshmi. Tinanong naman siya ng pulis kung sino at ano ang itsura nito. Pinakita niya ang larawan sa mga pulis at pinagtawanan lamang siya ng mga ito at pinalayas nang malaman na isa lamang pala itong basurahan. Nakikiusap habang nagmamakaawa, na pinagpipilitan ni Maharaja na hanapin ng mga ito ang basurahan at kung hindi ay magsusumbong siya sa nakatataas, sa kanyang pananakot, lalong nagalit sa kanya ang mga pulis at pilit siyang pinalabas sa loob ng istasyon. Itinulak siya nito kaya nagawa niyang mapunit ang likurang bahagi ng uniforme ng pulis dahil ayaw niyang umalis. Kaya kumapit na naman ang mahigpit si Maharaja sa bakal, nagtulong-tulong na ang lahat ng mga pulis na nasa loob ng istasyon upang hatakin siya palabas. Sa kasamaang palad, nasira ang bakal at nagkaroon ng malaking pagguho ng kisame at nagsimula ang kaguluhan sa loob ng police station. Sa ibang eksena, makikilala si Inspector Viray na iniimbestigahan ng isang kaso ng pagnanakaw. Nang mga oras na yon, hawak nila ang sospek, ninakawan nito ang bahay ng isang mayamang opisyales kaya't hinuli ito ng grupo ni Viray, kaharap silang lahat, pinaulit niya sa magnanakaw kung paano nito nagawang pasukin at kuhanin ang mga ninakaw nitong pera at alahas. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, isinauli nito ang mga nakuhang ginto. Ngunit, balik sa nakaraan, makikita ang grupo nila Viray at ang magnanakaw na pinalitan nila ng fake na alahas ang mga nakuha nitong ginto, dahil ang katwiran nila, hindi rin naman nagbabayad ng tamang buwis ang mga opisyales kaya't nararapat lamang sa kanila yon. Sa sumunod na eksena, dumating na si Viray sa istasyon at nagulat ito sa nadatnan. Sinabi ng kanyang mga tauhan ang nangyari kaya't mahinahon niyang tinanong si Maharaja kung ano ang inirereklamo nito. Muli, dinetalye ni Maharaja ang buong pangyayari mula umpisa, na ninakaw ng tatlong lalaki si Lakshmi at sinaktan siya ng mga ito. Nang tanungin kung sino si Lakshmi, inilarawan at sinabi niya na ito ay isang lalagyan, na pagtanto ni Viray na basurahan lamang pala ang tinutukoy nito, kaya agad niyang binigyan ng pera si Maharaja upang bumili na lang ng bago, ngunit sinabi ni Maharaja na hindi nito kailangan ng bago, pilit niyang pinapahanap sa mga ito si Lakshmi. Sa sobrang kulit at paulit-ulit ni Maharaja, nagalit si Viray kaya't ipinatapon siya nito sa labas. Ngunit hindi pa din umalis si Maharaja at sinuhulan niya si Viray sa harap ng kanyang mga tauhan, sa una hindi ito pumayag dahil marami ang nakakita, ngunit nang wala nang nakakakita, pumayag na din sila. Kinabukasan, nagpunta ang grupo nila Viray sa bahay ni Maharaja at inumpisahang mag-imbestiga. Samantala, sa ibang eksena, makikilala sila Selvam at Sabari, makikita sila sa isang bahay habang nagnanakaw, pagkatapos nilang makuha ang lahat sa mag-ina, nakuha pang kumain ni Selvam habang si Sabari naman ay ginalaw nito ang batang babae, pagkatapos ay pinasabog nila ang bahay upang walang makitang ebidensya. Balik sa nakaraan, makikilala ang asawa ni Selvam at ang anak nitong si Amo na may sugat sa likuran. Elektrisyan si Selvam sa umaga at magnanakaw naman sa gabi. Mahal na mahal ni Selvam ang nag-iisang anak at gagawin niya ang lahat para dito. Wala namang kaalam-alam ang kanyang asawa sa kanyang mga ginagawang krimen. At sa isang sulok ng kanilang bahay, makikita si Lakshmi, ang drum na basurahan. Balik sa kasalukuyan, lumipas ang mga araw, hindi pa rin nahahanap ng mga pulis si Lakshmi kaya't nangako si Maharaja na magbibigay pa siya ng karagdagang 500 rupees para lamang mahanap ito. Samantala, habang nasa istasyon, si Maharaja, nakita niya ang isang mekaniko na inireport ang kasamahan nitong ilang araw nang nawawala, nakita niya ang hawak nitong litrato, at laking gulat niya nang makilala ito, walang iba kundi si Donna. Bigla niyang naalala ang naiwang resibo ng isa sa mga lalaking umatake sa kanya sa bahay. Balik sa nakaraan, pinuntahan niya ang lalaking may-ari ng resibo ng sasakyan, na pinagawa sa isang tollier at ginamit papunta sa kanyang bahay. Ito ay kilala sa tawag na counselor, nakita niya ito sa isang bar, kinausap niya ito at tinanong tungkol sa sasakyan na nakapark sa labas, nagalit naman ito at tinanong kung isa ba siya sa nagtakas sa sasakyan nito noong isang gabi, pinagbintangan din siyang isa sa mga kumuha ng shades nito. Pagkatapos, biglang dumating sa eksena si Donna, hawak nito ang shades na pag-aari ni Counselor, binasag ito ni Donna, dahilan upang lalong magalit ang Counselor, mabilis na inatake ito ni Donna at binugbog ito ng husto,
Sinabi naman ng counselor dito, na pagkatapos nitong itakas ang kanyang sasakyan at nakawin ang shades, nakuha pa siyang bugbugin nito. Nang mga oras na yun, nasa di kalayuan si Maharaja, narinig at nakita niya ang nangyari, nagsuspecha siya sa lalaking bumugbog sa counselor, kaya't sinundan niya ito pauwi. Napansin naman ni Donna na tila may sumusunod sa kanya hanggang sa makarating siya sa kanilang hideout. Nakilala niya ito, kaya't lumitaw si Donna sa kanilang hideout at inatake nila si Maharaja. Pagkatapos ay inamin ni Donna na kasama siya sa mga nagnakaw sa kanyang bahay. Pinagtulungan nilang bugbugin si Maharaja, at nang puputulan na sana siya ng kamay ay nagawa niyang makailag. Dahil sa kanyang narinig na pag-amin ni Donna ay lalo siyang nagalit, sinugod at pinagsasaksak sila ni Maharaja. Nang ma-corner niya si Donna, itinulak niya ito sa matulis na bakal kaya't umamin ito na may kasama pa siyang isang pulis, ngunit sinaksak naman siya nito ng ice pick sa hita kaya't agad itong nakatakas, at nang paalis na ito, hinabol siya ni Maharaja ng itak, at dahil sa galit, tinagpas niya ito sa leeg. Balik sa kasalukuyan, sa istasyon kung saan inirereport ng mekaniko ang pagkawala ni Donna, dumating din si counselor na inirereklamo ang pambubugbog na ginawa sa kanya ni Donna sa bar. Binanggit din ito na bago mangyari ang pag-atake sa kanya, may lumapit sa kanyang isang lalaki ngunit hindi niya maalala ang pangalan nito. Nang mga sandaling yun, pilit na tinatago naman ni Maharaja ang sarili sa counselor. Muli, dalawang dekada ang nakaraan, ipinakikitang kasama ni Selvam ang kanyang mag-ina at sila ay bumibili ng gintong kwintas para sa kanyang anak dahil nalalapit na ang kaarawan nito. Pumili siya ng kwintas na may footprints ang palawit na puro diamante. Nagulat naman ng asawa dahil napakamahal ng kanyang pinili. Ngunit, sinabi ni Selvam na para sa kanyang anak ay ibibigay niya ang lahat. Pagkatapos, nagpaalam si Selvam upang magpagupit ng buhok sa kanyang asawa. Habang nagmamaneho sa bayan, nakita niya ang barbershop ni Maharaja at doon nagpagupit si Selvam. Naubos naman ang baterya ng razor ni Maharaja kaya umalis muna siya upang bumili ng bago. Nang mga sandaling yun, tinawagan si Selvam ni Sabari at sinabi nito na ibinalita na sa dyaryo ang mga krimen na kanilang ginawa. Sinabi naman ni Selvam na kumalma muna ito dahil wala namang ibang nakakaalam sa krimen na kanilang ginawa. At sa kanyang paglingon, nakita niya si Maharaja sa kanyang likuran. Inisip ni Selvam na narinig nito ang kanilang usapan kaya't agad na itong umalis. Nakita naman ni Maharaja ang naiwang kwintas ni Selvam sa upuan, nagdesisyon siya na hanapin ito upang isauli ang kwintas. Samantala, kaarawan ng anak ni Selvam, nagpunta si Sabari sa kanyang bahay upang pag-usapan ng balita. Ilang sandali lang, dumating naman si Maharaja upang isauli ang kwintas. Ngunit nagkataon, nakasabay niya ang mga pulis upang arestuhin naman sila Selvam at Sabari. Nagkaroon ng kaguluhan at nanlaban si Sabari kaya't ito ay pinaputukan ng baril ng mga pulis dahilan upang ito ay mawalan ng buhay. Pagkatapos, makikitang iyak ng iyak ang asawa ni Selvam habang yakap nito ang kanilang anak na si Amo. Nagalit ito sa ginawa ng asawa at sa kahihiyan na dinala nito sa kanilang pamilya. Hinuli naman ng mga pulis si Selvam at nanlilisik ang kanyang mga mata habang inisip na si Maharaja ang dahilan kung bakit siya nahuli at nagwasak sa kanyang pamilya. Balik sa kasalukuyan, dahil nahihirapan ang mga pulis na hanapin kung nasaan si Lakshmi, pinagawa nila ito ng replika sa isang dalubhasang gumagawa ng bakal, pagkatapos ay naghanap din sila ng isang tao na magpapanggap na isa sa mga nagnakaw sa bahay nito. Nagpresinta naman ang isang informer ng pulis na si Vam. Sinabi nito na willing siyang magpanggap na isang magnanakaw basta babayaran siya ng malaki. Tinawagan naman ni Viray si Maharaja upang ipaulit ang nangyari sa ginawang pag-atake sa kanyang bahay. Nilakasan nito ang speaker ng telepono at inirecord ang sinabi nito. Ngunit, ang totoo, ginawa lamang nila yon upang makabisado ni Vam ang mga nangyari. Inumpisahan naman ulit na ikwento ni Maharaja ang mga nangyari, at nang marinig ni Vam ang detalye, biglang nagbago ang itsura nito. Makikita sa mukha nito ang sobrang takot at pagkabigla. Pagkatapos ay ipinakita ang totoong nangyari, balik sa nakaraan, nasa isang shoe shop si Maharaja upang bumili ng bagong sapatos ni Jyoti, at nang mga oras ding yun, dumating naman si Jyoti mula sa Sinalihang Sports Camp. Lingid sa kaalaman ng mag-ama, may nakapasok na sa loob ng kanilang bahay. Ito ay sina Selvam, Sabari at Vam. Hinihintay ng mga itong dumating si Maharaja.
Nagtago ang mga ito sa sulok ng bahay, at sa kasamaang palad, unang dumating si Jyoti, hindi niya nadatnan ng kanyang ama kaya't nagpalit na siya agad ng damit. Bigla na lamang may tumakip sa kanyang mata habang nagpupumiglas siya, na itulak naman niya ang isang lalaki sa likod. Ngunit isang matigas na bagay ang tumusok sa kanyang mata na nagpabagsak kay Jyoti sa sahig. Ito ay si Selvam. Pinukpok nito ng ilang ulit si Jyoti at pinagtulungan nilang saktan ang kawawang bata. Hindi pa nakontento, nagawa pa itong paulit-ulit na pagsamantalahan ni Vam. Ginawa nila ito upang makagante sa inaakalang pagpapahuli ni Maharaja kay Selvam noong nakaraang dalawang dekada. Pag-uwi ni Maharaja, habang dala ang sapatos, kinabahan siya pagpasok sa loob ng bahay at laking gulat niya na makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak, na sa kritikal itong kondisyon, kaya't agad niya itong dinala sa ospital. Dahil sa sobrang galit sa nangyari sa anak at pagkabigo na mailigtas ito sa kapahamakan, hindi maiwasang mag-iiyak at magwala ni Maharaja. Sa ospital ng magkamalay si Jyoti, kalunos-lunos ang sinapit nito, nandoon din sa ospital ang kanyang teacher na nagbabantay sa kanya. Habang kausap ito ni Maharaja, sinabi nito ng paulit-ulit na gusto niyang makita at makausap ang taong gumawa sa kanya ng karahasan. Balik sa kasalukuyan, nagpaalam sandali si Vam upang tawagan ang kanyang asawa, ngunit ang totoo, kausap nito si Selvam at sinabi ang pangyayari, samantala, ng mga sandaling iyon, kausap ni Viray sa telepono ang ilan sa kanyang tauhan, na tila may pinag-uusapang importante, nang makabalik si Vam, hindi na niya ito pinayagang umuwi upang sabay-sabay silang magpunta sa bahay ni Maharaja. Kinabukasan, sabay-sabay silang nagpunta sa bahay ni Maharaja upang ibigay ang replikang Lakshmi at pinaharap si Vam upang magpanggap na magnanakaw. Ngunit, ang totoo, kinakabahan at nanginginig sa takot si Vam. Pinaulit naman ni Viray kay Vam ang pangyayari sa harapan ni Maharaja. Samantala, habang isinasadula ni Vam ang pangyayari, biglang nagduda si Maharaja sa kinilos nito kung paano nito tinakpan ang bibig ni Jyoti na hindi naman niya isinalaysay sa mga ito. Bigla niyang naalala ang sinabi ng anak na may malaking peklat sa likod ang gumalaw dito, kaya't nagkunwari niyang niyakap si Vam upang mahawakan ang likod nito, at sa kanyang pagkakahawak, nasindak siya ng makapa ang peklat sa likod nito. Alam niya na isa ito sa mga nagnakaw sa kanyang bahay. Humingi naman ng paumanhin si Vam sa nangyari at sinabing kalimutan na ang lahat na nangyari. Sa pagkakataong yon, nakialam na si Viray. Tinanong nito si Maharaja kung ano ang gusto niyang gawin kay Vam. Sinabi naman ni Maharaja na paalisin na lamang ito. Ngunit, tinanong ulit siya ni Viray na kahit ginahasa nito ang kanyang anak, palalagpasin pa rin ba niya ang ginawa nito? At dito, matutuklasan na alam na ng grupo ni Viray ang katotohanan. Sa kanilang pag-iimbestiga sa kaso ni Donna, nalaman nila ang totoong nangyari sa anak nito at kung sino ang gumawa nito sa kanila. Pagkatapos ay ibinigay na ni Viray ang isang itak kay Maharaja at inilak nila ang pinto bilang isang ama na may babaeng anak, naiintindihan nila ang nararamdaman ni Maharaja kaya't pinabayaan nila ito sa gusto nitong mangyari. Nagtatakbo naman si Vam sa loob ng bahay ni Maharaja, at sa huli, initak niya ito sa ulo dahilan upang ito ay mamatay. At sa wakas, nalaman na ni Maharaja ang kinaroroonan ni Selvam, ang ikatlong magnanakaw na nagtatago sa isang construction site. Pinuntahan ito ni Maharaja ngunit hindi niya ito nadatnan doon. Inatake naman siya ng ilang tauhan ni Selvam kaya't nakipaglaban siya sa mga ito. Ilang sandali pa, makikitang parating si Selvam at pagbaba sa sasakyan agad nitong napansin ang nangyayari sa taas. Sa mga sandaling yun may hinala na siya kung sino ito. Nagmamadali niyang pinuntahan ito at pasugod na lumapit kay Maharaja. Samantala, nang makita ni Maharaja kung sino ang pangatlong lalaki na umatake sa kanilang bahay, bigla siyang nasindak at napaatras. Naalala niya ang nakaraan, dalawang dekada na ang lumipas, nang madakip ng pulis ang customer niyang nakaiwan ng kwintas sa kanyang shop. Pagkatapos nito, binugbog siya ni Selvam sa galit habang sinisisi siya sa pagkakakulong nito ng matagal na panahon at pagkakasira ng pamilya nito. Pinalo din siya nito ng mahabang bakal at hinagis siya nito sa pader dahilan upang mahulog siya sa hagdan. Nang makabawi ng lakas, lumaban si Maharaja, ginantihan nito si Selvam at hinagis niya din ito sa pader. At sa huli, binagsak niya ito ng hollow blocks sa mga hita, nagsisigaw naman sa sobrang sakit si Selvam. Ilang sandali pa, nang kumalma si Selvam, pinainom ito ng tubig ni Maharaja. Maya-maya'y sinabi nito kay Maharaja na sanay na ito sa ganoong uri ng sakit.
Ngunit wala nang masasakit pa sa trauma na binigay at ginawa niya sa anak ni Maharaja. Tahimik na nakikinig lamang si Maharaja ng mga sandaling yun at pagkatapos ay may narinig silang yabag na papunta sa kanila. Umalis si Maharaja at nakita si Jyoti at ang teacher nito. Nakiusap si Jyoti na makaharap si Seldom ngunit pinigilan siya ni Maharaja. Nagpumilit naman ito at nakiusap muli sa ama. Wala namang nagawa si Maharaja kundi payagan ang anak. Nang makaharap ni Jyoti si Seldom, pinaalis muna nito si Maharaja at ang kanyang teacher. Kinausap niya ito at tinanong kung bakit nito ginawa ang bagay na yun sa kanya at sa kanilang mag-ama. Hinagis din ito ang isang tumpok na mga gintong alahas sa harap ni Seldom at sinabing sa kanya na lamang ang mga yun tutal yun naman ang gusto nito. Sinabi naman ni Seldom dito na kung alam niya lang na madaldal si Jyoti sana ay pinatay na niya ito noon pa. Pagkatapos, tinawag na muli ni Jyoti si Maharaja upang sila ay makaalis. Pagkaalis ni Jyoti, nakita ni Seldom ang hinagis nitong tumpok na alahas at nakita niya dito ang isang pamilyar na kwintas. Biglang bumalik sa kanya ang nakaraan, kung saan, binili niya ang kwintas na ito para sa kaarawan ng kanyang pinakamamahal na anak. Naalala niya din muli ang sinabi ng kanyang kaibigan nang siya ay makalaya na, mula sa bilangguan, ayon dito, isang pamilya ang nagpunta sa bahay ng kanyang mag-ina nang madisgrasya ang mga ito ng araw na yon. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa dalawang dekadang nakaraan, makikita na nagpunta ang pamilya ni Maharaja sa bahay nila Seldom upang isauli ang kwintas na naiwan nito sa shop, ngunit hindi ito tinanggap ng asawa ni Seldom dahil ayon dito, galing ito sa nakaw. Nakita naman ng asawa ni Maharaja ang isang tindahan ng laruan sa tapat, kaya't inutusan siya nitong bumili ng laruan para sa anak ni Seldom. Habang namimili si Maharaja sa kabilang daan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, aksidenteng nasagasaan ng isang truck ang bahay nila Seldom, dahilan upang masira ang bahay nito at mamatay sa aksidente ang mga taong nasa loob ng bahay. Nang makita ni Maharaja ang nangyari, nabitawan niya ang hawak na pigurin, agad niyang pinuntahan ang kanyang mag-ina, ngunit sa kasamaang palad, wala nang buhay ang mga ito pati na ang asawa ni Seldom, tanging ang anak lamang ni Seldom ang nakaligtas dahil natakluban nito ng basurahan na si Lakshmi, at ang bata ay walang iba kundi si Jyoti, kaya't lubos nilang pinapahalagahan ang basurahan. Balik sa kasalukuyan, mangiyak-ngiyak na napagtanto ni Seldom ang mga pangyayari, nakita niya na paalis na sila Maharaja, ngunit isa pang nagpatibay sa kanyang hinala ang nakitang peklat sa likod ni Jyoti, dahil dito, naalala niya ang kanyang anak kung saan lagi niyang ginagamot ang sugat nito sa likod. Sa makatuwid, si Jyoti ang kanyang nag-iisang anak na minahal niya ng sobra na pinahirapan niya. Dahil sa kanyang paghihiganti, hindi niya alam na ang kanyang anak ang nasaktan niya. Gumagapang na hinabol niya ang kanyang anak habang tinatawag ito sa pangalang amo, makikita ang sobrang pagsisisi sa kanyang nagawa. Punong-puno ng pagsisising humingi siya ng tawad kay Maharaja, ngunit huli na ang lahat. Umalis na sila Maharaja at Jyoti, at dahil hindi niya mapatawad ang kanyang sarili, namatay siya sa sobrang pagkabigo at pagsisisi, sa pamamagitan ng paglaglag sa kanyang sarili sa gusali. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pakitype naman sa comment section ang salitang Maharaja. At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.